Today, I will give you something para ma-maximize yung oras nyo na walang ginagawa dahil may lockdown or may enhanced community quarantine kayo sa inyong lugar. Maybe you are someone out there na gustong matutong mag-edit ng video but hindi mo alam kung saan magsisimula. You're an aspiring YouTuber or a vlogger na gustong matuturing mag-edit or gustong malaman kung paano yung basic ng editing. So ngayong araw, ituturo ko sa inyo kung paano makakuha ng isang powerful software, NLE to be exact, or non-linear editing software, para makapagsimula ka mag-vlog, mag-edit, or matuto kang mag-edit ng video. By the way nga pala, if it's your first time here, I am Jeriel and this is my channel, Jacob Vlogs. If you happen to like the video, huwag mong kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe. So, open your browser and then just type in DaVinci Resolve. By the way, this software pala, yung DaVinci Resolve is a powerful software. Isa siyang industry standard. Ginagamit siya sa Hollywood. And besides that, it's a combination of software. So, apat na software pinag-combine sa isang free software, editing software. So, click on the first one, DaVinci Resolve 16. So, this is free. Meron din siyang paid version, which is the studio version. Yung studio version naman, one-time payment lang siya. Unlike Adobe Premiere, subscription-based yan. So, every month, magbabayad ka. If you're just starting out, nagsisimula ka palang maggumawa or matutong mag-edit, DaVinci Resolve is the perfect software for you. So, we are here right now sa DaVinci Resolve website. And then, as you can see right here, meron siyang download button. Meron siyang download button. Just click on the download button. Yeah, may pop-up siya. As you can see, you have DaVinci Resolve 16 and DaVinci Resolve Studio 16. We're just aiming for the free version. You have three options for the operating system. You have Mac, OS X, Windows, and Linux. Pipiliin ko is Windows kasi gamit ko is Windows software or Windows operating system. By the way, if you want to download this one, make sure na yung OS mo or yung operating system mo is 64-bit. Windows 7, 64-bit, or Windows 10, 64-bit. Just fill up this one. Madali ang fill up lang talaga. Tapos one. Click nyo lang yung register and download. Yun. So, automatically magda-download yan. As you can see right here. Meron da-download siya. Since I've already downloaded, I'll just cancel this out. So I will not install or I will not show you how to install this one kasi just like any other installation, double click mo lang yung installer niya tapos next ka lang ng next. Tapos matatapos siya. By the way, yung latest version ng DaVinci Resolve is 16.2. I'm still using the 16, DaVinci 16. Hindi ko kasi trip yung mag-uninstall tapos install ulit, uninstall, install ulit. If you're following this video, you might end up installing 16.2. More or less the same lang din ng interface ng 16. So you can still follow along. Just open up the software and then I will show you the basics ng editing lang. Konting workflow lang para at least naman kung bago ka sa software na to or maybe bago ka lang na natututong mag-edit or maybe galing ka sa Premiere Pro gaya ng sarili ko. I was using Premiere Pro then I decided to switch. Alam ko yung DaVinci Resolve is maganda talaga sa color grading and the part of editing na talagang gustong gusto ko is yung color grading. Yun din yung pinaka strongest aspect ng DaVinci Resolve. So right now, let's click on new project. Gawa tayo ng bagong project. Tapos, pangalanan natin DaVinci Resolve. Tapos, ito yung magiging interface niya, user interface. So, huwag ka munang masyadong ma-overwhelm kasi madali lang siya. Turn off muna natin yung effects library. Toggle off muna natin sa media pool. Tapos, yung inspector, toggle off lang natin. So, before starting your project or before anything or importing your footage or your clips, click nyo lang yung lower right corner, gear icon. Importante na maset mo muna yung project settings mo. By default, yung resolution ng timeline mo is 1080p, which is 1920 by 1080. Most of the time, yung ginagamit ko talaga is 1080, so hindi ko na siya ginagalaw. And at the same time, yung frame rate or yung FPS na ginagamit ko naman is 24 frames per second. So, hindi ko na siya ginagalaw. After that, familiarize muna natin. May mga tabs dito sa baba. Media, Edit, Fusion, Color,
Fairlight and Deliver. Media, dito ka mag-e-import ng mga footage. But I really don't use this one because I can still import my footage even if I am in the Edit tab. Now, Fusion tab naman is dedicated na plugin para sa motion graphics or VFX or visual effects. Pwede siya sa Fusion. And then, Color tab for color grading. So, pwede siya for color grading. Then, Fairlight. Ito namang Fairlight. Ito yung katumbas ng Adobe Audition. Or this tab right here is dedicated for audio editing. So, mga more advanced audio edits, pwede mo siyang gamitin. And the last one is Deliver. So, dito mo siya i-render. So, kung tapos ka na sa projects mo, ready for rendering na siya, para final output na, i-render mo na siya. If you're using 16.2, napansin nyo siguro, wala tong cut tab. Meron siyang cut. Hindi ko lang pinakita yung cut tab, but I can still toggle it on using the workspace, tapos show page, tapos cut. So, makikita mo yung cut tab. I'm not using this tab or this part right here, so hina-hide ko na lang. So first things first, import muna tayo ng footage saka ng sound. So enable muna natin yung media pool. So media pool ito, click lang natin, tapos my master, right click tayo dito, tapos new bin, tapos mga apat na new bin, apat na bin, tapos for organizing purposes ito yung ginagawa ko. Unang bin, media. Pangalawang bin is audio. Pangatlong bin is asset. So, mga asset ko. Tapos, pang-apat is timeline. Once na nasa timeline ka na, click on file, tapos new timeline. Control N. So, sabihin na natin, pangalan natin DaVinci. Tapos, create. So, mayroon ka ng timeline dito. Mayroon ka ng timeline. Magsimula muna tayong mag-import ng footage. So, click on media kasi dito natin ilalagay yung mga footage natin. Import muna tayo ng footage. Mga drone footage lang. Itong limang footage. Highlight ko lang siya and then drag. So, after dragging sa media, mag-a-appear na siya. Kung gusto mo siyang ilagay sa timeline mo, click and drag lang din. Para ito, click and drag lang. Zoom muna natin. Meron na akong shortcut sa zoom, but actually, ito lang yung zoom dito. Para makita mo yung timeline nyo mong humaba. So, let's say, dito tayo magsisimula. Cut muna natin. Click this blade icon, tapos click sa part na gusto mong i-cut. Tapos, click ulit sa pointer icon or selection icon. Tapos, backspace ka lang para ma-delete. Tapos, let's say, dito lang tayo e-end. Another one, then click blade icon ulit, tapos cut. Tapos, hanap ulit tayo ng ibang part. Ito, dito tayo magsisimula. Click ulit para makat, tapos click ito para ma-delete natin, tapos drag natin. Yun. Tapos hihinto tayo dito, click the blade icon, cut ulit, tapos click to, tapos backspace. So for example, meron pa tayong i-add na clip, drag lang din natin. Yun. Say ito yung part na gagamitin natin. Pwede rin nyo siyang i-drag. Pwede rin hindi i-cut. I-drag mo lang yung end. Tapos, kunwari ito, end, drag mo lang. Tapos, once na andun ka na sa part na gusto mo, release mo lang yung pagka-click mo. Kunwari, dyan lang hihinto. Dyan lang banda ko gustong mag-end yung video. Click and drag lang din. Pwede nang hindi i-cut. Click and drag lang. So, yun. May tatlong clips na tayo. Gusto din nating mag-add ng audio. Click muna natin yung audio bin. Tapos, hanap tayo ng audio file. So, click natin yung downloads ko. So, for example, meron na tayong nahanap nga video or audio. Click lang natin. Tapos, drag natin sa audio na bin. Tapos, ito. Mag-a-appear na siya. Gusto natin siyang i-add sa timeline natin. Click and drag lang din. Yun. Pinakasimple lang. Zoom natin konti para makita natin. Tapos kung medyo gusto mong i-change yung settings mo sa video mo, kunwari sa scaling, enable mo lang yung inspector. Yung inspector dito. So kunwari itong video na to, gusto kong i-zoom in ng konti, pwede ko siyang palakihin. Yun. Kung gusto mong ibalik sa normal, click mo lang yung icon na to. So, babalik ulit yan. So, meron din siyang positioning. So, sa position, x-axis and y-axis. Meron din siya sa rotation. Pwede mo rin siyang i-flip.
Oh, baliktarin mo. Pwede rin. So, pwede mo rin siyang i-crop. Crop left, crop right. So, may mga option ka. So, explore mo lang tong inspector na area. Meron siya sa audio, meron siya sa video. So, sa audio natin, since medyo nalalakasan ako sa audio natin, nalalakasan ako sa audio, pwede tayong mag-adjust sa volume. So, adjust natin yung volume. So, pwede natin i-adjust yung volume. Kunwari, dito lang banda yung ending niya. So, click and drag lang para mag-end siya dyan. Since nasabi ko earlier na yung DaVinci Resolve is meron din siyang dedicated color tab para sa color grading. So, try natin i-color correct natin yung video natin. So, sa itong part na to, di ko muna masyadong pahahabain kasi medyo kailangan siya ng mahabang oras para maintindihan nyo lalo. Pero, bibigyan ko pa rin kayo ng overview. So, itong part na to, color grading na part or color tab is more like color grading din sa Premiere Pro. But ang pagkakaiba niya, instead na layer-based or may mga layer yung color grading ng Premiere Pro, itong DaVinci Resolve kasi, ang style niya or ang interface niya is node-based. So, itong mga nodes to. Parang layer lang din siya na nagkasunod-sunod, but node yung gamit. So, let's say color correction lang. So, itong first node natin, ito, nakaklik tayo sa first clip natin, second clip, third clip. So, makikita naman natin yan. So, sa first clip natin, try lang nating i-increase yung contrast. Ito yung contrast niya. Yun. Tapos, tingnan natin. Tapos, dito tayo maglagay tayo ng konting S-curve. Pangalawang clip naman natin. Let's say, gusto lang nating kopyahin yung naging correction natin sa first clip. Pwede nating gawin yan. Click mo lang to, yung second clip mo, tapos right-click ka sa first clip mo na source ng grading mo or correction. So, right-click, tapos apply grade. So, ang magiging resulta niyan is kung ano yung nodes na ginamit mo sa first clip mo or ano yung naging correction mo, eh magta-transfer or makakopy siya sa second clip mo. So, let's say, sa pangatlong clip, ibahin natin, S-curve lang tayo konti, maybe you add saturation ng konti, forward natin para makita natin. So, yun. So, yun. For example, natapos na natin, balik muna tayo sa edit tab, effects library naman tayo. Kung wari, gusto mong mag-transition, maglagay ng transition, click mo lang tong effects library. Sa effects library, meron kang audio transition, meron ding video transition. So, sa video transition muna tayo. Kung wari, gusto mong mag-transition dito sa first and second clip, in between yan. Kung wari, ito, deep to color dissolve. Click mo lang to and drag. Drag mo sa gitna ng dalawang clips. Tapos, ang mangyayari, meron ka ng transition. Yon, pumuti. Kung gusto mo namang i-change yung setting ng transition, pwede rin yan. Click mo lang to. Tapos, meron siyang mga settings dito sa inspector. Explore mo lang yung mga transition dito. And then at the same time, kung gusto mo namang maglagay ng sinasabi nating cinematic bars, eh pwede rin yan. Click yung effects, tapos adjustment clip. So sa adjustment clip, ilalagay mo siya sa ibabaw ng clips mo. And then, drag lang natin para humaba. Sa adjustment clip, maglagay tayo ng crop. Crop sa top. Yun. Crop top, 125. Crop below, 125. So, yun. O, di ba? May cinematic bars na tayo. Kunwari, natapos na natin itong project natin. Click on deliver. So, deliver na natin. Ito yung rendering part. Pina-finalize natin para yung output niya is magiging video na talaga. Legit na video na. As you can see right here, meron siyang highlighted na part. Ito yung buong timeline mo. So, kunwari, kung buong timeline ang gugustuhin mong i-render, can just leave it na ganun, as is lang. Other than that, if you have specific na hindi buong timeline ang gusto mong i-render, is instead, specific area lang, you can just click on I sa keyboard for in, tapos O for out. So, kunwari, dyan lang,
Pwede natin i-render yan. If you want na buong timeline yung ma-render mo, click on G. G na as in goat. So, yun. By the way, may mga predefined na mga settings dito. So, ang ginagamit ko is yung preset na H2.65. It is more advantageous, especially kung ina-upload mo sa YouTube or sa Facebook, kasi yung H2.65 is mas maliit siya na file size. Pero ang quality, walang pinagkaiba sa H2.64. Ang ginagawa ko lang is click on H2.65 master. And then, after that, ang nilalagay ko na lang is yung pangalan ng project ko. Kunwari, DaVinci 101. And then, ang location ng project ko. Tapos, save. After that, click ko na lang yung add to render. Add to render, ito mag-a-appear siya dito. Tapos, start render na lang. Yun. So, yun. Rendering na siya. Antayin mo lang na matapos. And by the way, kinaganda pala ng DaVinci Resolve is mas mabilis at mas magaan siya compared to Premiere Pro. At the same time, hindi lang siyang mas mabilis at magaan. Wala siyang masyadong bugs, mga glitch. Wala. For the 6 months na ginagamit ko siya, wala akong bad experience na meron akong ginagawang project or video na ine-edit tapos biglang crash lang siya. Wala. Tapos na tayo. Open na lang natin yung project natin. Hanapin natin, kumari ito, DaVinci 101. O, diba? Tapos na tayo. So, yun yung pinaka-basic ng DaVinci Resolve. If you're an aspiring vlogger, content creator, a video editor, and you don't know where to start, you might want to spend your time, your lockdown time, nababagot ka, you might want to spend it by learning DaVinci Resolve. Anyway, that would be it. See you in my next video.